Alright mga paps. So kung ganito kayo maglakad, yan ganyan, nauna yung aso, wala sa control, so dapat nyo nang baguhin yan, mali yan, no? Huwag nyo hayaan yung aso na maging mas excited pa sa inyo, huwag nyo paunahin. Yan no, nauuna yung ganyan, mali. Ang tama, dito lang sa left side, yan, ganyan. So mamaya, pakita ko sa inyo. Good day mga tropa P, and kamusta po kayo? Merry Christmas sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga tropa P all around the Philippines. All around the nationwide. Alright, so mga tropa P, ngayon ang vlog natin ay pag-uusapan natin yung mga tools or mga equipment na ginagamit natin. More on syempre mga collars to or anong klaseng mga collars. Pag-uusapan natin yan para ma-enlighten ko kayo kung ano ba yung pwede nyong gamitin or ano ba yung suitable para sa aso nyo. Alright? So meron tayo ditong normal na collar. Kumbaga ito yung collar na normal lang eh. Yan. Tapos meron din tayo ditong ano ba to? Body leash or body harness. Galing pala to sa ano, the pet shop, pinadala niya yan. And of course, meron din tayo ditong training leash or slip leash. Ito, yan. Ito syempre ano to, tayo yung may gawa nito. Kung gustong bumili ng ganito, tsaka itong ating choker, yan, binibenta ko rin to sa Shopee natin. So yung link nasa baba ng description, order na kayo, alright? And meron din tayong choker dito, 304 stainless na choker. Syempre, gawa natin yan, ako mismo gumawa niyan. At meron tayo ditong, ito kasi dalawa yung klase yung prong collar natin eh. Itong prong collar na to, ito yung mumurahin lang, kaya tignan nyo, kinalawang-kalawang na oh. Yan. Ano lang yan, di ko alam kung bakal lang yan or what. Pero itong stainless na choker natin, hindi yan kinakalawang. 304 stainless yan. So ito, mumurahin lang to. Pero itong isang prong collar, Herm Springer to. Yan, Herm Springer, original. Ito yung pinakamurang varianta, pinakamaliit, and hindi siya pure stainless. Stainless coated lang. Kaya medyo kinakalawang din kung makikita nyo. Ayan, may mga kalawang na rin siya sa loob. Saan ba yun? May mga kinakalawang rin to eh. Ayun o guys. Kita nyo. Kinakapitan din siya ng kalawang. So yung Herm Springer na pure stainless, yun sana maganda kaso medyo pricey. Nasa 2,500 to 3,000. Anyways, so ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin itong mga collar na to. At aalis tayo. Dahil gagamitin natin si Athena as model. So idedemo ko sa inyo lahat yung mga collars kung paano gamitin. And kumbaga ito yung level 1 eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan yung pagkakasunod-sunod niya. Para sa akin ha. Para sa akin, yun yung order ng paggamit ng mga leash na to. Kumbaga ito yung pinaka-basic. Tapos kung patigas ng patigas yung ulo ng aso mo, ito yung pinaka-pang-ultimatum, kumbaga. Pang-kastigo. Alright? So let's go. Punta muna kami ng mga kapatid ko sa oval. Or halap tayo ng area na pwedeng pagpakitaan ng demo kay Athena. Alright? Let's go. Lapit mo. Ako wow. Ako. Kuya Maki, hello. Kuya Jam, hello. Okay, dito kami sa may oval. Kasama ko yung mga kapatid ko. Ito si Jamal. Sumunod sa akin, si Maki. Tapos si third. Si Bunso, pakita. Cameraman. Pakita, Bunso. Pakita si Bunso. Kaya abong. Okay, so dito tayo magta-try ng ano, yung mga leash. Dito natin i-sample kay Athena. Parang maraming tao ngayon, no? Hindi ko alam kung may intrams or what. Na ano, is school to eh. Dito yung mga nag-practice yung mga atleto. Ay, ganun. Maganda yung environment na ganito sa aso kasi na-develop yung ano niya. Yung social awareness, ano daw. Yung para, di ba, ano siya, na-socialize yung aso sa mga maraming tao, ganyan. Hindi siya nagpa-panic or yung ano, nakakaroon ng curiosity. Aligaga. Oo. Oh. Oh, gano'n kasi yung aso na aligaga yan dapat eh. Dapat ano lang, focus lang sila, tas kalmado. Yun pinaka-importante. Ano masasabi mo? Yun, may ball drive. May ball drive na yun eh. Dati kasi nawala ito eh, matagal ko hindi ginagamit sa bola dito eh. Tinaw. Sit. 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 Stay. Makabulin yung bata eh. Fetch. Go. Uy. Hindi talik yung bola eh. Testing natin isa pa. Kala ko ano yun yung bola, habulin eh. Ari. Tagal na kasi walang practice eh. Sit. Sit, Athena. Sit.
pag ganyan, mas masensitive. Oh, fetch, go! Kuha niya. Jump! Laka lang. Nice! Hindi dala yung buo. Hindi, binalik ka. Loko-loko eh. Kapitan mo muna. Bumalik na yung ball drive niya. Binabalik na sa akin. Gina, jump! Ha! Sit! 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 Stay! Fetch! Come! Good girl! O, oh, diba? Okay, no? Siya malayuan. Layuan ko ba? Hindi siya makakabalik. Layuan mo. Hanggang dun sa gate. Fetch! Layo! Come! 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 Adita. Wait. Good girl. Doon bumalik. Sa akin binigay. Sa kamukha niya bumalik. Nag-enjoy na tayo masyado, yung vlog din na nagawa eh, no. Ako rin kay Nico, ako rin. Ikaw din. Oh, ikaw naman, ikaw naman. Oh, doon daw, doon, doon. Sa kanya naman. Sit, sit. Okay. Sit. Ba't mo binabato? Tawagin mo kasi third, hindi mo tinatawag eh. Nilagay bibigay sa'yo yan. Oo, oh, tiyan mo sa akin binibigay. Okay, start tayo dito sa my body harness. Ito ginagamit to usually sa mga small dogs lang. Kagaya ng mga Shih Tzu, ganyan, mga Chihuahua. Pag large dog kasi, tanga ito gamitin. Para sa akin ha, kasi ang tendency ng mga large breed is manghila. Kaya pag yung pressure nasa may dibdib nila, mas manghihila sila. Tignan nyo yung mga Siberian Husky sa Alaska. Nanghihila sila ng ganito, nakalagay sa body harness. Kaya, mas gusto nilang manghila pag may nakalagay na body harness. Hindi nyo sila masyadong control. Para sa akin ha, so ganito ito ilagay, ikabit natin sa kanya. Medyo mahirap pa dito ikabit. Yan. So, ganyan natin. Yan. Yan, ganito yung itsura niya mga paps. So ito kasi hindi atin, nabihit naman to. Kaya hindi naman talaga ito halos nanghihila. Pero para dun sa mga hindi mga beginners ba, mas maganda, huwag kayong gumamit na to ah, para sa akin. Yan, ganito lang. Heel. Okay. So, yan. Ganyan lang. So, number 2 naman, yung normal collar, gamitin din natin. So, mga paps, ito yung normal na collar. Yan, ganyan lang rin siya gamitin. So ako, ganito, pwede ko siyang gamitin kasi behave naman tong aso. Hindi naman siya yung malikot talaga or masyadong maligalig. Kaya pag nag-walk ako, nagamit tong collar na to, okay lang. Walang magiging problem masyado kasi behave tong aso. Pero kung yung aso mo, eh medyo malikot, tsaka mahirap kontrolin, hindi ko rin ma-recommend na ito yung gamitin nyo. Itong normal collar lang. Kumbaga more on steady leash to eh, pag nakatali lang siya sa gilid. So si Tyler, yung husky ko, gusto niya ganitong collar lang. Pag ginamitan ko siya ng training leash, medyo irritated siya kasi sensitive yung ano nung husky, sensitive yung sa may liig niya. Kaya ayun, mas suitable sa husky para sa akin ha, yung normal collar lang. Kasi tinesting ko siya ng prong collar, ayaw niya rin, hindi naglalakad ng ayos. Alright, so pangatlo, yun namang training leash. Okay, ito yung ating training leash. Siyempre product natin to, no? Bili na kayo sa may Shopee natin. So, paano nga ba ikabit tong training leash? Kasi, nag-work to. Ito yung pinakalak niya. Yan. Maraming may mga iba, hindi alam kung paano gamitin yung proper na paggamit ng training leash. So, ituturo ko sa inyo. Yan. Kung ang aso nyo, nasa may left side, dapat nasa left side lang siya lagi, no? Yan. So, nasa left side siya. Ito yung kanyang, dito siya nakaposisyon pag nag-walk kayo. Ayan. Yung leash, dapat, itong ring, yan, nakikita nyo yung ring, dapat nasa may bandang baba. Ganyan yung position niya. Nasa baba, para gumalaw siya.
Kasi pag nasa taas yan, nakaganyan, ano siya, maglalak, hindi siya maglulusen pag walang pressure. Kaya nakaganyan siya dapat. Yan. Sa baba yung ring. Yan. Pakita mo, third. Pakita mo yung ring niya. Ayan, mga papso. Nakaposition dyan sa baba. Yan. Kaya para pag hinigpitan mo, malikot siya, higpit. Tapos luluwag kapag walang pressure. Then, ganito naman ang tamang paglagay ng training leash, ha? Dito sa may, ano, sa may bandang jawline niya. Yan, dyan mo siya ilalagay. Yan, yan ang tamang position yan. So, para mas controlled mo siya, heel, jump, dyan ang tamang position. Kita nyo yung kamay ko, walang pressure. Yan, sumusunod siya ng ayos. Kasi nga, mas may control ako sa kanya. Heel, sit, sit, uy, sit, yes. Yan, pwede rin naman dito. Yan, okay lang rin dyan. Kung behave yung aso nyo, dyan nyo ilagay yung leash niya. Pero kung talagang medyo malikot, dapat dito talaga, nasa may bandang taas. Come. Yan, bandang taas. And number 4, itong choker. Siyempre, gawa natin to. So, bili na rin kayo sa ating Shopee. Yan. So, paano ba ikabit itong choker? Same lang rin sa training leash, no? Dapat nasa may baba rin siya. Yan. Sa may baba siya lagi nakalagay. Come. Paganto. Itong choker na to, ano to, naka-custom fit sa kanya, 17 inches. Kaya kahit na hindi ko siya, bawa, naka-steady lang, wala nang hubaran, naka-ganyan lang, parang accessories lang pwede rin. So kung bigla akong aalis, edi kakabit ko lang sa kanya. Ayan o, kita nyo. Yung ring sa baba rin pag nasa left side. Same lang din, kung malikot yung aso, dito rin ang position ng choker sa bandang taas. Yan, ganyan. Yan? Ganyan lang din. Basic lang. At pag naglalakad kayo, huwag nyong hayaang mauna yung aso, ha. Ganyan dapat, ha, sa may side dito. Kasi pag nauna yung aso sa inyo, siya na yung mag-guide. Siya na yung masusunod. For example, may mga nakikita siya naglalarong bata, gusto niyang puntahan, may nakita siyang bola, or may naamoy siyang masarap na ulam. So, madidistract na siya. Kaya dapat ikaw lagi magli-lead kung saan kayo papunta. Ang last, yung ating prong collar. Actually, kahit malaki yung aso, pwede naman, tama lang yung ganitong laki sa aso. Yung prong collar. Nilalagay itong prong collar dito sa may jawline din, sa may ilalim ng ano, sa may upper neck. Yan. Actually, mga paps, itong prong collar, pang dulo na to, ha. Kung talagang sobrang likot ng aso nyo, doon nyo lang gagamitin to. Ito, ginamit ko lang to kay Bella, eh. Ganito yung tamang fit na to, ha. Medyo, ano siya, snug fit. Yan, ganyan. Tapos yung position niya dito. Actually, medyo tama lang naman yan, eh. Tapos, kapag gusto nyo na hindi masyadong malakas yung pressure, ilalagay nyo siya sa dalawang ring. Ring 1 and ring 2. Yan, hindi masyadong malakas yung pressure niyan. Pero kung gusto nyo talaga na yung malakas yung pressure dahil malikot yung aso, isang ring lang yung lalagyan nyo. Ito lang. Para pag hinila nyo, talagang sisikip. Actually, ito naman, binili ko to para kay Bella. Kasi pag naglalakad ako, halimbawa, tatlo sila, si Bella yung pinakamahirap dalin. Malakas yung pre drive niya, nanghahabol ng mga manok, nanghahabol ng mga pusa. Kaya binili ko tong prong collar na to para lang kay Bella. Kasi yun nga ang lakas ng pre drive niya. Dito kay Athena, hindi ko talaga to ginagamitan ng mga gantong collar. Okay na dito yung normal lang na leash. O ito, or itong choker, yan, okay na sa kanya to. Or normal leash, okay na kay Athena. So pinakamarecommend ko sa inyo, choker or training leash, okay na. Kasi yung body harness para sa akin hindi ko talaga ma-recommend. Prong collar, okay din naman, effective din, pero tandaan nyo, may tamang paggamit nun. Kapag nagkamali ka ng gamit, pwedeng maging ma-misunderstood ng aso yung ibig sabihin, baka yung aso lalong magwala pag hindi nyo alam kung paano gamitin yung prong collar. Dito kay Athena, walang problema kahit ibang tao. Wag lang ibang aso. Ayun o. Ayun, makikita niya kaya alert siya. Yan lang ang iniingatan ko dito na baka bigla niyang habulin yung ano, yung aso. Pero kung ibang tao naman, wala naman problema yun sa kanya. Hindi naman to basta-basta ng ano, aggressive sa tao. Hindi naman siya nangangagat. Or hindi rin basta-basta na didistract sa mga ano, sa mga tao. Right, so ginabi na kami ang mga tropa P. At hindi natin makakalimutan mag-shout out syempre. So masaya ako ngayon kasi kompleto ulit kaming family. Umuwi yung dalawa kong kapatid. And sana kompleto rin kayo ng pamilya nyo. Merry Christmas po sa inyo, sa lahat ng mga viewers natin, mga tropa P. Merry Christmas, God bless and keep safe. Okay, shout out time. Shout out kay Paulo Duma, BM Mellows, Raynan Valdez, Mr. Raindrop,
from Catanduanes, Jimaya Love from Davao City, Brian Talaugon, Zaijan Mitra, Adrian Julius Flores, Shane Dominic Araujo from Catanduanes, John Christopher Culanag, Rainier Casilao from Jensan, James Michael, at kay Nene and Sabi TV from Badas, Surigao. Alright, hanggang dito na lang. At see you again on my next vlog. Popsnicks out!